One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sai. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganda ka talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C plus dagdagan mo pa ng tender juicy hotdog. Samahan mo na rin to ng Ovaltine para ikaw ay laging masigla at malakas. Dahil sa Ovaltine, panalo ka. So yun! So kamusta naman? Alam ko lahat kayo ay napuyat sa panonood dito sa Miss Eco International. But guys, nung umaga pa tayo puyat, at medyo nag-abang nga tayo dito sa Miss World 2021 na medyo naloka tayong lahat kasi hindi nga nanalo itong si Tracy Maureen Perez, di ba? So alam naman natin ang pambato natin si Tracy ay talaga namang ibinigay ang 100% para sa competition na to, but it's not time for the Philippines. Pero guys, syempre, kaninang umaga ay talaga naman, ay nako! Philippines! Masasabi ko talagang, we did it! O, diba? Ang bongga! So, yun ang reaction ko talaga dito sa Miss Eco International. Nag-talon ako sa tuwa. Dito naman, ay nako, ay naligan. Thank you. Na-bless tayo ng bonggang-bongga. Sabi ng gano'n, kapag may lungkot, may kapalit na kasayahan yan. Kaya naman, ang ating pambato dito sa Miss Eco International. Oh my gosh, Kathleen Payton, congratulations! Dahil pinasaya mo kami lahat ng bonggang-bongga. So yon, so syempre, tulad na ng sinabi ko, after 2018, di ba, sobrang tagal na rin. So nang una tayong manalo dito sa Miss Eco International, then nung 2019 naman ay nag-first runner-up tayo, and then nung 2020, natatandaan ko, ay nakuha natin ay first runner-up din. Plus, this year, talagang masasabi ko, eto na, Philippines, we did it. Naibalik ni Kathleen Payton ang corona ng Miss Eco International sa ating bansa. Ito ang ikalawang corona na nakuha natin ang Miss Eco International. Kaya mabuhay ka, Kathleen Payton, di ba? So, punta tayo dito sa production, syempre. Dahil ito ang aking reaction ng bonggang-bongga. Sa production ngayon ng Miss Eco International, in fairness naman sa kanila, sobrang maayos more than nung nakaraang taon. Kasi nung nakaraang taon, may pahangin pa sila, di ba? Nililipad-lipad yung mga kandidata. But this year, siniguro nila na talagang indoor or inside ba yung kanilang pageant. At siniguro nila ang safety ng mga kandidata at makakarampa ng todo-todo. Yung lightings, okay naman. So, hindi naman ako nag-expect ng more dito sa Miss Eco International pagdating sa kanilang productions. Kasi nga, syempre, isa lang naman tong bagong pageant na nagpapakilala ng husto. At dahil nga sa tinatry naman nila ang best nila na ma-improve every year, kaya naman masasabi ko, this year ay bongga ang kanilang production. Hindi dahil nanalo ang Philippines, ha. So para sa akin, okay naman. More than dun sa Miss, sa Miss Globe, di ba? So yun, para sa akin, mas better din ang Miss Eco International. At hindi lang yon, syempre talaga mo yung mga kandidata na lumaban dito ay mga palaban. At alam mo yun, maganda din yung advocacy na tinutulak nila about Eco, di ba? So yon, so para sa akin, winner na winner yung pageant na to this year. At saka yung mga candidates ay talaga naman masasabi ko, kabugan talaga ng bonggang-bongga. Isa sa mga napansin kong kandidata na matapang-tapang talaga at masasabi ko, nako, medyo kinabahan ako sa kanya, si Miss Malaysia. Iba din yung atake ni Miss Malaysia dito sa competition na to. Pero syempre, Philippines is a Philippines. So yun. Iba kasi yung ganda din ni Kathleen Payton. Lalo na yung nasuot niya na yung yellow gown niya. Ay nako, winner na winner para sa akin. Ang ganda ni Kathleen Omora, talagang kabog kung kabog. Ayun naman talaga yung maganda dito kay Kathleen na alam mo yun, pagdating talaga sa entablado, ay masasabi ko naman, kakabog at kakabog talaga ang lola mo. Di ba? Makikipagsabayan siya. Makikita mo yung confidence, makikita mo yung galing, makikita mo yung ganda na meron ng isang kandidata ng Pilipinas dito sa Miss Eco International. Ayun yung sinasabi ko. Napaka-importante din talaga na dapat yung may extra ganda yung kandidata na ipinapadala natin sa international pageant kasi iba pa din. Tingnan mo, simplihan lang yung ayos niya. Hindi masyado talagang bumuga. Hindi naman siya masyadong umora ng bonggang-bongga. Pero pag tinignan mo siya, wow! Simplihan lang, di ba?
ba't nakikita mo yung ganda? So medyo na-worry ako sa kanya, tulad nga na sinabi ko, kasi sa Miss One Philippines, yung lumaban siya ng finals, yun, medyo na-worry ako kasi parang na-loss yung kanyang aura nung finals. Pero kasi noong nagsisimula pa lang yung Miss World Philippines, makikita mo na dito kay Kathleen Payton na humahataw talaga. So yun doon yung pinanghawakan ko na alam kong kakabog siya pagdating sa entablado. At nakita nga natin yan, talagang humataw naman ng bonggang-bongga etong si Kathleen. Siguro nandoon dahil gusto niya talagang maipanalo yung bansa. Diba? Kasi nalaman niya na nabigo nga tayo dito sa Miss World. So kabawi naman tayo. Talagang pinilit niyang ilaban ang Pilipinas. And napaproud ako sa kanya. Kasi isa to sa mga interview ko eh. Napaproud ako na ang galing-galing. Ang galing niya. So, ipilit niya talagang pinanalo. Pagdating naman sa mga eksena niya, lalo na yung national costume, nakita naman ninyo, pinaghandaan ng bonggang-bongga yung kanyang national costume. I love yung creation ng national costume niya. Sobrang winner para sa akin. Hindi ko lang alam kung sa inyo din. And then, medyo sabi ko nga, sana wag na lang mag-iba ng styling. Kasi okay naman na siya eh. Wala naman na kasi parang igagawin pang magandang styling sa kanya, as in talagang yun na lang yun. So sabi ko lang sana lumabas yung aura para lalong magningning sa entablado. At nangyari nga yun. Yung kasi napansin ko sa kanya, sobrang relax lang talaga siya. Hindi siya nagpapapressured. Kaya parang lumalabas yung aura niya more than doon sa makikita mo sa kanya na nag-aalala at yung gigil na gigil. Sobrang kalmado lang yung kanyang laban. Agree ba kayo guys? So yun. So syempre, at hindi lang yun yung mga napansin ko sa kanya. Pagdating sa top 21, ay naku, medyo kinabahan ako doon. Pero siya yung una-unang tinawag. At yung kanyang Q&A, so bongga, winner na winner yung kanyang sagot. Alam nyo guys, ito yung sagot niya. Hinugot niya to doon sa nabash siya. Ayan yung mga nambash sa kanya. Kamusta naman kayo? O diba yan yung sinasabi ko sa inyo na sana wag natin binabash yung kandidata natin lalo na pag nasa international pageant na. Siguro okay na rin. Destiny. Kasi doon siya humugot ng sagot doon sa nabash siya nung nakaraan. Alam mo yung sagot niya tamang sinagot niya lang yung pangbabas sa kanya na gusto niyang gamitin yung advocacy na to, gusto niyang gamitin yung corona para sa kung paano niya may impluensyahan ang mga tao sa social media. Isa yun sa mga gusto kong na sinabi niya. Sobrang perfect. Kasi minsan, ang social media ngayon medyo parang nakakaloka kasi. But in fairness naman sa kanya, ang ganda, naghugot niya yung lakas niya doon sa kung saan man siya talagang tinira ng bonggang-bongga, diba? So, yun! So, kaya naman masasabi ko, walang imposible sa Panginoon, diba? Basta haslong naniniwala ka at nananalig sa kanya, pwede kang manalo kahit saan laban. Hindi lang sa beauty pageant, laban mo din sa buhay. Kaya guys, keep smiling lagi, diba? So yun, so syempre, nagwagi ng fourth runner-up si Miss Malaysia, nag third runner-up naman si Miss Spain, at nag second runner-up naman si Miss USA, at nag first runner-up naman si Miss Belgium. At syempre, ang nanalong Miss Eco International for 2021, ang ating pambato na si Miss Philippines na si Kathleen Payton. O, diba? So, yon. So, bongga, Philippines! We did it! So, dapat tayong mag-celebrate. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon dahil, syempre, ibinigay niya ang blessing na to. Hindi lang kay Kathleen, kundi sa buong Pilipinas. Nakaka-proud. Sabi nga kanina, ay nako, maganda to. Corona na naman para sa Pilipinas. Hindi man tayo nanalo ng Miss World, ay nanalo naman tayo dito sa Miss Echo. Kumbaga, bawing-bawi talaga yung kalungkutan natin. And for sure, lahat kayo ay nakangiti ng bonggang-bongga. Kasi, ang aga-aga talaga, pagagising ko, dami-daming message, alam ko na po na nanalo si Kathleen. So, yon. But, thank you so much sa mga nag-inform. Thank you so much sa mga nag-message. Lalo na si Geisel Ortega, ang aga-aga, sabi niya, Mama Sang! So, yon. So, happy naman ako. I'm so proud to Kathleen. And then, thank you so much, Kathleen, dahil pinasaya mo ang aming mga puso mula sa kalungkutan, di ba? Talagang binawi yun ni Kathleen. Reklamo ba kayo? So, yun. I'm happy for her. And sobrang saya lang. Natutuwa ako. Thank you, Kathleen. Mabuhay ka. God bless you. Di ba? So, yun. So, syempre, another kalangalan na naman ko sa ating bansa. And ang ano ang reaction ko kanina? Syempre, oh my God! Kathleen, oh, yun ang reaction ko kanina. So, yun. So, syempre, talon ako ng talon sa tuwa at talagang sabi ko,
sa ano, yung sa Miss World, ang reaction ko ay... But dito, ang reaction ko ay... Diba? So yun, ganon! Kaya naman talagang keep smiling tayo hanggang sa dulo. O, diba? Ikaw ba naman manalo ka? Ayaw mo pa. So yun. So, syempre sa organization ng Miss Eco International, maraming salamat sa tiwala ninyo sa Pilipinas. Dahil... Iba talaga. So, hindi sila cooking show. True show sila. Charot sa yun. Hindi, I mean, siguro nakikita talaga nila yung galing ng Pilipinas. Hindi dahil sa paborito nila o gusto nilang gamitin bilang publicity. Kumbaga, nandun doon yun, na-appreciate talaga nila ang bansang Pilipinas. Hindi katulad ng Miss World. Diyos ko, gumagapang na tayo ng bonggang-bongga. Ayaw pa din. si Miss Julia. So, kasi may paborito talaga siya. O, diba? So, hayaan na natin siya. Nanalo naman tayo ng Miss Echo. Eh, kung ayaw ng Miss World, hindi Miss Echo. Supportahan na lang natin ng Miss Echo. Mas bongga, di ba? So, yun. So, hinako, magsawa sila ni Miss Grant. Charo. So, yun. So, nakakalokang issue. Masaya lang. Happy-happy. Smile. Good vibes. Ganun talaga. Sabi ng ganun, kapag may ulan, may araw, kapag malungkot, may saya. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dapat keep smiling always and then think positive. Kumbaga parang laban lang Pilipinas. Sabi ko nga, Philippines, we did it! O, diba? Sabi kasi ni Katlino, tuwa ako sa kanya. So, yun! So, guys, maraming salamat po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Baka naman pwede maglambing, click subscribe na rin my channel. And then, of course, mamaya atabayanan ninyo ang aking Ma'am Asam Brusa's Crown Channel dahil ang aking top 10 ay ilalabas ko doon ng bonggang-bongga. Plus, meron kami mamayang collab ni RJ Ignacio. Ang tabayanan po ninyo lahat yan. So yun guys, at saka huwag nyo rin kalimutan panoorin si Gaisel Ortega at si Kuragan Karag. So yun, maraming salamat guys sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, sana po huwag nyo kalimutan, subscribe na. So yun, so guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Kathleen Payton, Philippines!